Hey, yung mega love shout out everyone. Meron po tayong bagong printer dito. So, tingnan po natin kung ano ang problema. Jeff ATC TV. Ayan, ako maniniwala ko diyan. So, ayan, mga ATC. Epson L120. Try natin switch on. Ayan. Oh, blinking red po mga ka-EDC. Ayan, switch off natin. Switch on again. So ayan, blinking red po. So tingnan po natin dito sa computer kung ano yung nagiging problema niya. So mag-test print po tayo kung para makita natin kung ano yung problema talaga niya. So let's go. Computer. So ayan mga ITC, ito po tayo sa isang program. So try natin mag-print. Print. So ayan, hapin lang natin ang printer na L120. Ayan. Try natin mag-print. So ayan, printing na po. So wait lang po natin kung anong error na ilalabas niya. So ito po yung error niya. Service required. A printer ink pad is at the end of its service life. Please contact Epson support. So yan lang po ang problema ni printer Epson L120. So try natin gawa ng paraan. So ganito lang po yan. So sundan nyo lang ako kung paano. Ayan, let's go, let's go. So ito na nga mga ka-ITC, mayroon po tayong gagamitin na isang software seater po. Ayan, ito po, adjustment program ng Epson. So, try lang natin locate yung connection niya. So, ito. And, port niya. And, click OK. Tapos, punta tayo dito sa particular adjustment mode. Ayan, save muna natin i-prom data niya. And, backup. So ayan, na-back up na po. Finish. So initial setting po tayo. So check muna natin dito. And click check. Ayan, communication error. Ayan, click check. Yan po, lumalabas. Yung serial number na yan ay i-note down po natin. Kasi ilalagay natin dito sa product EP3K548461. Ano ba? Ganyan, di ba? So, click OK. So, punta kayo dito sa product serial number. So, lagay nyo lang yung EP3K548461. 461 EP3K548461. Then click perform. Click yes. Ayan, wait nyo lang hanggang sa marami kasi ang message na lalabas. So wait lang po natin. Ayan. Click perform. Click yes. Yes. So yan, wait lang po natin yan ang ITC hanggang sa matapos. So yan, click OK. Hayaan nyo lang yon. Then click finish. Ayan. Tapos, punta tayo dito sa waste ink pad counter. Click nyo yung main pad counter. Tapos, initialize. Click OK. So, yan. Tapos na po. So, sabi niya dito, please turn off the printer. So, turn off po natin mga ITC. So, ayan na mga ITC. Turn off po natin. Sabi niya dito, please turn off. Ayan, di po makita.
And please turn off the printer. So ayan, turn off po natin. So ayan mga ITC, switch on po natin. So ayan, wala na po yung blink. Ayan, good to go na to mga ITC. So try po tayo mag-print kung tatanggapin na ba niya. So ayan, wala na po. Try po tayo mag-print mga ITC. Yan, tinanggap na po. So okay na po to mga ka-ITC. So ayun, naka-print na po tayo. Ayan, good to go na. So walang pula. So i-cleaning nyo lang yan. So babalik yan. So ayun lang mga ka-ITC, yun lang kung paano gawin mag-reset ng printer kung end of service na po siya. Ganun lang po. So sa hindi pa po nakasubscribe sa channel ko, please subscribe and like my channel. Thank you po sa inyong lahat. God bless us all.